So hello po, ngayon dito tayo sa Palawig, Zambales. So may papakita kami sa inyong 3,000 square meter na for sale. Ito po yung pinaka national highway niya. Tapos ito po yung barangay road, papasok po tayo, ipapakita po namin sa inyo, napakalapit lang nung property from the barangay road tsaka national highway. At the same time po, 5 minutes lang ang mga beach short dito. Tara, punta po tayo sa property. So ito po, may project po ang government na DSWD. So ini-improve po yung barangay road. So right now, kita yun naman po, luma na to. May kita sa gitna, ginagawa cemented road na po ito. Tara, papakita po namin sa video. Ito po from National Highway, ito po yung barangay road. Dito po, binabakbak na po nila. Ayan po, may mga heavy equipment na po dito or semento. Ayan po, so right now mukhang hindi pa po siya passable ng mga sasakyan. So check po natin kung saan po tayo makakadaan. So papunta po to sa property. So hopefully matapos po kaagad. Ayan, so hindi na po siya passable muna sa masakyan. Pero may other road po kasi ito doon sa kabila. Makikita nyo na po pag nag-Google map po kayo or Waze, may alternate road po siya papunta po doon sa property. So ayan po, nakikita nyo naman po mapuno yung barangay road. Tapos from here po, makikita nyo na yung property na 3,000 square meter na for sale. Ayan po, nakikita na natin yung may bakod po na bamboo. Ayan po, dati sa client po namin yan, nabenta po namin 1,000 square meter. Kakasold lang po last month. Tapos yung katabi po niyan, yung 3,000 square meter. Pakita po namin sa inyo. Ayan. So wala pa pong mga 3 minutes, papunta po pag dilakad nyo po. So kung nakasasakyan po kayo, 1 minute lang po, nasa property na kayo. Wala po. Ayan, may mga mangga. So marami na rin po nakatira dito. May mga electric post na rin po. Sa water source naman, pwede kayo mag-deep well o magpakabit po kayo ng anong tawag doon? Ng electric pump. Oo. Puro yan. Ayan. So ayan po. Ayan. Lapit na po tayo sa property. Hello po. So, yung pinakita nyo, nakita nyo sa video, galing po kami doon kanina, yung may ginagawang road. So, ito po yung barangay road. At the moment, hindi pa po siya well-developed sa cemented road. Pero, baka this month, matapos na rin po siya. Yung property po, yung 3,000, nandoon po sa dulo. Pero, ang kagandahan po nito, meron siyang right-of-way, approved lot plan na po ito. So, from here, dito po sa pinaka poste na ito, may 4 meters wide po dito. Papunta po doon. 4 meters na papunta doon. Tapos si owner po ang magpapagawa nung pagde-develop ito kasi medyo pababa po siya. So madali na lang po ito. Ang gusto nga po namin mangyari, yung gagawa po na dito sa barangay road na cemented, idadami na rin kahit pababa lang. So tapunta po tayo sa 3,000 square meter. Tara. So ito po, papunta na tayo doon. So sa kinakatawian po ni Sir Calvin, yan may 4 meters wide po dyan. Ayan po, ito po yung gagawin na daan ni owner. So hello po, galing po tayo kayo sa barangay road. Kasi access road, right of way, dinaanan po natin. Ito po may kita yung bakong-bakon. Ito po yung galing binili nung bagong client namin last month lang po. So 1,000 square meter po yan. Ngayon yung 3,000 square meter, katabi niya lang po. Tingnan natin. So ito pong bakanteng lote na to, ito po ay 3,000 square meter. So simula po dito, ito may muhon na po yan, papunta po doon. So mapuno po dyan, sa likod po niyan, mamaya pupunta tayo para makita niyo yung pinaka-irrigation po niya. Ngayon, nandito tayo ngayon sa likod, backlot ng 1,000 square meter na nakita nyo may bakod. Ito po yung 3,000 na nilakaran natin. So may uphill lang konti dito kasama po sa boundary dito. Ayan po. So sa classification ng tax deck niya, 1,500 residential, 1,500
rice land. So, pwede kayong mag-mini farm po dito kasama sa pagpapagawa niyo sa bahay niyo. Tingnan natin yung backlot sa gilid. May puno po kayo dito. So, ito na yung pinaka-backlot ng 3,000 square meter. Pinaka-boundary po ng 3,000, ito na po yung sa likod. Tapos, pakita po namin sa inyo yung pinaka-irrigation niya. Nandito na tayo sa pinakagilid ng 3,000 square meter which is may irrigation siya. Ayan po, may tubig siya. Kahit El Nino po ngayon, summer ngayon, makikita niyo may tubig siya. So ito po, papunta po ng dagat to. So right now, ang kagandahan lang po to, hindi po kayo mag-worry kung sakaling babaha kasi hindi naman siya ganun ka-active talaga. So parang sapa lang siya na maliit. At the same time, kung sakaling magkakaroon ng bagyo, yung tubig po dun sa pinaka-land, bababa lang po dito. So hindi mag-i-stock yung tubig dun mismo sa property. So ito na po yung pinaka-boundary sa gilid po ng 3,000 square meter. Yun po, kung may katanungan po kayo, mag-message lang po kayo sa amin. Paalam po!